Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo? Kamusta naman ang mga nasa bakasyon? Sana naging mapayapa ang inyong paninilay-nilay at sana'y nasulit nyo ang panahon kapit ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Espesyal ang araw na ito lalo na para sa mga Katoliko. Ang Easter Sunday ay marka ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya naman pwedeng-pwede na tayong mag-celebrate. Mamaya iba't ibang activities ang nakahanda sa malls, kasama dyan ang Easter egg hunting at ganun din ang pagsusuot ng Easter bunny costumes. Ang Easter egg at ganun din ang Easter bunny kasi ay paniniwalaan na symbols of rebirth or life. Kaya bago ang lahat, babati muna ako ng Happy Easter, everyone. Sa mga bebyahe naman, pabalik ng Maynila o yung mga pauwi naman ng probinsya at ganun din sa mga magsisimba ngayong araw. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid sa inyo ng pinaka-comprehensive sibong ulat panahon. Kasama niyo po ngayong Sunday morning, April 16, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. And since it's Easter Sunday, dahil sineselebrate nga natin ang resurrection of Jesus, perfect symbol din ng bagong simula ang pagsikat ni Haring Araw. Kaya para sa ating sunrise for today, yan po ay 5:42 ng umaga. At ang sunset naman natin, mamaya po yung 6:10 ng gabi. Sa punto ito naman, para magabay na tayo sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito, makakapanem na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Rob Gila. Good morning sa iyo, Rob. Unahin ko na nga ito, no, dahil itong mga nakalipas na araw ay binantayan natin itong bagyong krising na ngayon ay isa na lamang low pressure area. Sa mga oras sa ito, ano na bang update dyan sa nasabing sama ng panahon? At maidadag ko na rin, sa ngayon ba meron ba kayong namamataan na panibagong weather disturbance sa posibleng sumunod dito sa kasalukuyan nating binabantayan? Magandang umaga, Amor. Gayun din sa ating mga tagapanood, no? Bali, yung si Tropical Depression Christine ay kagabi nga ito'y naglandfall dito sa silangang bahagi ng Kabisayaan at tuluyan ng nag-isang low pressure area. Kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan layong 85 kilometro silangan timog silangan ng Rojas City. Sa ngayon, hindi pa natin ito nakikitang malulusaw sa loob ng 24 oras at patuloy pa rin itong magdadala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Kabisayaan at maging sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Sa ngayon, maliban kay Christine, na wala pa tayong nakikita ng anumang namumuong sama ng panahon o low pressure area na maaari pang makaapekto sa ating bansa sa susunod na 3 araw. Alright, so ayan, nalaman po natin ang update dito sa binabantayan nating low pressure area. And not so good news, ano, within the next 24 hours, ay hindi pa natin ito nakikita na malulusa o madidissipate. Pero ang good news naman, ay wala naman tayo nakikita ang panibagong sama ng panahon na posibleng sumunod dito. Kaya patuloy na nating babantayan ito nga kasalukuyang low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At eto naman, Rob, para sa araw na ito, ano ba yung inaasahan nating lagay ng panahon? Saang areas ba makakaranas sa mga pag-ulan ngayong araw? Base sa mga naging nakuha nating mga datos, dahil pa rin dito sa low pressure area na nasa Kabisayaan ay patuloy pa rin makararanas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa dito sa Eastern Visayas at Central Visayas. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan naman at pulupulong pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Ganun din dito sa Kabikulan, dito sa Mimaropa, sa lalawigan ng Quezon at maging dito sa Mindanao, partikular na sa Mekaraga, sa Northern Mindanao at dito sa Zamboanga Peninsula. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa naman kasama dyan ang Metro Manila, ay mainit at malinsangang panahon ang mararanasan natin, subalit posible pa rin naman ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog, lalo na sa hapon o gabi.
Ayan, ulitin ko lamang nabanggit sa atin ni Robin tungkol dito sa weather conditions sa mga susunod na oras. Narinig naman natin na magpapaulan pa rin itong low pressure areas sa ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya dun po sa mga residente ng mga nabanggit na lugar, huwag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong kung kayo po ay lalabas ng bahay. At syempre magdobli ingat at magmonitor sa ilalabas sa updates ng pag-asa. At pag-usapan naman natin itong lagay ng ating mga karagatan. Sa ngayon ba, ano ba ang inaasahan nating sea condition sa mga susunod na oras? Since marami sa ating mga kababayan na magsisibalikan sa kanilang mga probinsya o kaya naman dito sa Maynila, ano ba yung inaasahan nating sea condition? Ligtas ba ito para sa sea travelers? Bagamat wala naman tayong nakataas na babala ng bagyo dahil nalusaw na nga ito at naging low pressure area na lamang si Krising, ay makararanas pa rin ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maaalo na karagatan ang Luzon at Kabisayaan. Ito ay maaaring maging delikado lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, kaya iba yung pag-iingat po lalo na sa mga kababayan nating maglalayag ang kanilang pairalin. Samantala, dito naman sa mga baybayin dagat ng Mindanao ay banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating mararanasan. At ang panghuling katanungan na lamang, Rob, marami kasi nagtatanong o kaya naman nagtataka, bakit daw kahit tag-init season na ay nakakananas pa rin tayo ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So ano ba yung paliwanag dito ng pag-asa? Magandang tanong ito, Amor, no? Kung bakit maging tuwing tag-init, lalo na ngayong Abril, ay nakararanas pa rin tayo ng bagyo. Ang ating bansa kasi ay nakalocate dito sa tinatawag nating Western North Pacific Basin o yung Dagat Pacifico para sa kaalaman ng nakararami. Itong Western North Pacific Basin ang pinaka-active na tinatawag nating tropical cyclone generator sa anumang bahagi ng mundo. At laging every month of every year, lagi itong nagpo-produce ng bagyo. Although tuwing tag-init dito sa ating bansa ay hindi ganong kadalas o at hindi ganong kadami yung bagyo na ating nararanasan. Ngunit hindi naman pag sinabi nating tag-init ay wala tayong bagyong nararanasan. Okay, so po nabigyan linaw sa atin ni Roban tungkol nga dito sa pagkakabuo ng bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So kahit po anumang bahagi ng taon, posible at posible pa rin na tayo makaranas ng bagyo. Kaya ang dapat po natin gawin, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Maraming salamat sa iyo, Rob Giles, bilang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng pag-asa. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.